Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig ng mga talinghaga ni Jesus. At ito pong programa pong ito ay mapapakinggan na po natin sa internet. At kung kayo po ay may time, ito po ay libre ninyong mapapanood araw-araw. At dito po sa programang ito ay pag-aaralan po natin kung ano ang ibig sabihin ng mga talinghaga ng ating mahal na Panginoong Jesus. At sa umaga pong ito, ay partikular nating pag-aaralan ang may pamagat po na manghahasik. At makikita po natin ito sa Mateo 13:3-9. O ang ating mahal na Panginoong Jesus, noong siya po ay mangaral at siya po ay magbanggit ng mga talinghaga, ang ating mahal na Panginoong Jesus ay nandoon sa tabi po ng dagat ng Galilea. Habang napakarami pong mga tao ang pumapalibot sa kanya, siya po ay nagpunta po siya doon sa isa pong bangka na doon po siya umakyat at ginawa niya para pong pulpito at siya po ay nangaral. Habang doon, nandun po siya sa bangka, ay makikita po doon yung pong kapatagan ng Genesaret na doon ay makikita po doon kung tayo po ay naroon sa lugar na iyon, makikita natin yung kapatagan ng Genesaret na marami doon ang mga nagtatanim at mga nagaani. At ang ating mahal na Panginoong Jesus ay nagbanggit ng isa pong talinghaga. At ito pong talinghaga na ito ay mababasa po natin sa Mateo 13 na ang sabi ng ating Panginoong Jesus, makinig kayo, isang manghahasik ang humayo upang maghasik. Habang siya'y naghahasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang iba'y nahulog sa batuhan na do'y kakaunti lamang ang lupa. Kaagad silang sumibol, yamang hindi nila malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay nituyo at dahil sa walang ugat ang mga iyon, ay tuluyang nalanta. Ang iba ay nahulog sa mga tinik at sinakal ang mga iyon. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang iba ay tigi 100. Ang iba ay 60. Ang iba ay 30. Ang mga may pandinig ay makinig sang sabi ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya po, kayo pong mga nanonood ngayon at nakikinig sa mga oras na ito, kung kayo po ay meron pong pandinig, kayo po ay makinig. At sana po ay huwag niyo pong i-close ito pong programa na ito sapagkat napakahalaga po ng mensahe ng ating mahal na Panginoong Jesus sangayon po sa kanya pong mga talinghaga. Ano po ang ibig sabihin ng talinghaga na ito? Well, kapag po pinag-aralan po natin yung Biblia, ang talinghaga po ay nagpapakilala kung ano po yung gawain ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kung ano yung kanyang misyon, kung bakit siya naparito sa sanlibutan. Una po, may mga punto po tayong dapat na maunawaan. At una po dito, yung sinasabi na merong naghasik. Ang sabi doon sa talata sa Mateo 13 ay ganito po ang pagkakabanggit. Isang manghahasik ang humayo upang manghasik. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung kayo po ay katulad din po nito, nakaka-relate po kayo ng talinghaga na ito at kayo rin po ay naghahasik ng mga binhi o kayo po ay nagtatanim, siguro po ay ma-picture out natin. Pero sa mga oras pong ito, yung pong talinghaga ng ating mahal na Panginoong Jesus ay tila baga napakalalim. Kaya po, ayaw po natin na ang ating pong pag-aaral ay hindi po natin i-dedicate sa ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya po, bago po tayo tuluyang lumalim ang ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya pong naglalang ng langit at ang lupa, O Panginoon, sa mga oras na ito, ay pag-aaralan po namin ang inyo pong salita, lalong-lalo na po ang inyo pong mga talinghaga. Napakahirap pong itong maunawaan, sapagkat kulang po ang aming pong kaalaman. Pero salamat po, Panginoon, sa katalinuhan na ipinagkaloob niyo po sa amin na ang inyo pong talinghaga
ay amin pong maintindihan. Salamat po sa biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Una po ay nagasik. Ang ibig sabihin po nito, yung pong manghahasik doon po sa talinghaga ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. At sa pamamagitan po ng kanya pong dugo, iyaan po ay ginawa niya pong pandilig upang yung pong mga binhi ay tumubo po. Pero po, yung pong mga binhi po na itinanim ng ating mahal na Panginoong Jesus o nung mga hasik na sinasabi doon, ay yung pong salita ng katotohanan, yung kanya pong mismong salita. So, sa interpretation po, nung talinghaga po na yun, si Jesus ang siya pong mga hasik at yung pong mga binhi ay yung kanya pong mga salita. Ito po ay salita ng ating mahal na Panginoong ng ating pong Panginoong Jesus. Na ito po mga binhi na ito na katotohanan ay kanya pong ipinapalaganap sa napakaraming mga tao doon. Na doon po ay marami pong mga iba't ibang mga paniniwala. At ang ating mahal na Panginoong Jesus ay gusto niya na maipakita o maipakilala kung ano ang tunay niyang gawain. Sapagkat yung pong mga Pariseo, yung pong mga disciples, ay iba po yung pananaw nila sa ating mahal na Panginoong Jesus. Ang kanila pong paniniwala na yung pong Messiah ay isa pong hari na mayroon pong mga military. Sapagkat ito pong Israelites o yung Palestine ay nasakop po ng Greece at syempre po nasakop po ng Roma. Kaya po gusto po nilang magiganti. Gusto po nilang lumaya doon po sa napakalupit na gobyerno sa panahon nila. Kaya po, ang kanila pong ine-expect na dumating na Messiah ay isa pong mayroon pong isa pong hari at makapagpalaya sa kanila doon po sa kanila pong pagkaalipin. Ngunit ang ating mahal na Panginoong Jesus, yung kanya pong mensahe ay iba po doon po sa iniisip doong mga Pariseo. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay hindi po pumunta o hindi po nabuhay na katulad ng tao para po maging hari at sila po ay palayain sa alipin, kundi ang ating Panginoong Jesus ay naparito sa libutan upang ipalaganap ang katotohanan at ang tao ay mapalaya sa kasalanan. Katulad po ng ating Panginoong Jesus, siya po ay isa pong manghahasik. Kung tayo po ay tinatawag po natin ang ating po mga sarili ng mga Kristiyano, dapat po ay maging tagasunod tayo ni Kristo. Sapagkat ang ibig sabihin po ng Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. At kung si Kristo po ay manghahasik, ay dapat din po tayong sumunod sa Kanya na tayo po ay mga manghahasik din ng salita ng ating Panginoong Jesus. At kung makikita nyo po dito sa ating pong screen, nakita nyo po yung lalaki na yan, ay meron po nakalagay sa kanya, "Turn to Jesus. Study the Bible." Well, alam nyo po, sa panahon na ito ay hindi na po masyadong iniintindi yung pagbasa ng Bible. Kahit po mga Kristiyano ay medyo kakaunting time na lamang yung kanilang iginugugol para po magbasa ng Biblia. Huwag naman po sanang ganoon. Sapagkat ang ating pong mitiin ngayon, ang mitiin po ng ating Panginoong Jesus ay upang malaman natin ang katotohanan. At paano natin malaman ang katotohanan kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible? Alam niyo po, ang pinaka-the best na libro ngayon sa buong mundo, bestseller, ay ito pong Biblia, ito pong aklat ng Bible. Pero sa ayon po sa survey, yung pong Bible ang hindi madalas binabasa ng mga tao. Nakakalungkot, mga kaibigan. Sapagkat ang salita ng ating Panginoon ay nilalangaw na lamang at hindi masyadong napapansin. Kaya sa mga oras na ito, narinig niyo po ninyo ang tinig na ito na dapat po na tayo po ay magbasa ng Biblia. Turn to Jesus. At kayo po ngayon ng mga Kristiyano na nanunood ngayon ng programa na ito, inaanyahan tayo ng ating Panginoong Jesus na ihasik ang mabuting balita. Na si Jesus
ang siya pong ating tagapagligtas at wala na pong iba. At sumunod po na points na gusto po natin pag-aralan ngayon ay yung pong mababasa po natin diin doon sa ating pong binasa. Ang sabi po doon ay pangalawa ay sa tabi ng daan. Mga binhing nahulog sa tabing daan at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. O ano po ang ibig sabihin ng talinghaga na ito? Kung si Jesus ang siya po manghahasik, ano naman po ang ibig sabihin na yung po mga binhi ay nahulog sa tabing daan at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito? O napag-aralan po natin kanina na yung pong binhi ay ang salita ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kung ang binhi ay ang salita ng ating Panginoong Jesus, ano naman po ang ibig sabihin na yung binhi ay nahulog sa tabi ng daan? Yan pong nakikita nyo po ay, ang sabi doon sa talata ay mga ibon na dumating na kinain po yung pong binhi. Ang ating pong interpretation dyan, sangayon po sa Bible, na yung pong ibon na sa talinghaga ng ating Panginoong Jesus ay walang iba kundi si Satanas. Na anupat yung pong binhi o yung salita ng ating Panginoong Jesus ay ayaw niyang mamunga sa ating pong mga puso. Kaya po si Satanas ay naghihintay lamang ng pagkakataon na ang ating pong focus ay mawala sa pagsasaliksik ng Biblia at yung pong inyo pong marinig ngayon ay agad na nanakawin ni Satanas at kanyang mapong mga anghel. Kaya po, mag-iingat po kayo na tayo po ay dapat na mag-focus sa pagbabasa ng Bible. Si Satanas po, sangayon po sa banal na kasulatan, siya po ang nagpasimula ng gera doon sa langit. At gusto niya, ayaw po niya na ang mga tao ay makarinig ng salita ng Panginoong Diyos. At kung sila man ay makakarinig ng salita ng ating Panginoong Diyos, gusto niya na yung pong salita ng Diyos ay maalis sa ating pong puso. Kaya po, sa ating pong kapanahunan, mapapansin po ninyo na laganap po ang mga ganyan po. Mga bata po na mas bata pa po sa akin. Ako po ay bata pa naman pero mas bata pa po sa akin ng mga batang ito. Na sila po ay addict sa paglalaro ng computer, sa computer games. Kung kayo po ay meron po mga anak na mga lulong po sa paglalaro ng computer games, kayo po ay mabahala sapagkat sila po ay hindi po nakakapagbasa ng Bible. At kung sila man po ay makapagbasa ng Bible, sila po ay hindi po nila ma-absorb yung pong salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat sila ay dinadaya na ni Satanas. At ilan sa mga laro dito, latest na nilalaro po ng mga kabataan ngayon, ay yung tinatawag na ng Defense of Ancients. Ito po ay Dota. Na ano pa't yung pong doctrine ng ating Panginoong Diyos ay sinisira ng laro na ito. Sa Biblia ay ang patay, kapag namatay, ay patay na. Walang hininga. Pero dito sa laro na ito, kapag yung hero ay namatay, buhay uli. Makikita po natin dyan, sa laro na yan, yung immortality of the soul. Na binabangga yung salita ng ating Panginoong Diyos. At yung ating pong mga anak, yung pong mga kapwa ko kabataan, na naglalaro nito ay nasisira po ang kanila pong focus sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya po kapag Bible studyhan po natin sila, kapag tayo ay magbabasa ng Bible, kung tayo man ay naglalaro nito, hindi po natin maunawaan yung salita ng Panginoon sapagkat yung laro na ito ay na-block na yung ating isipan na yung salita ng Panginoon ay hindi ma-absorb ng ating pong isipan. At ganyan po si Satanas. Yan po ang isa lamang po sa mga ginagamit niya. At hindi pa po dyan kasama yung plants versus zombies. Na yung po mga zombies, mga patay na yun ah. Di ba? At ginagamit po yun ni Satanas. Na yung salita ng Panginoon ay natatabunan dahil doon sa laro na yun. Na ano pat yung walang mga kamalay-malay na mga kabataan ngayon ay nabibiktima ng mga ganong laro. At wala po silang, hindi po sila aware na yung pong kanilang nilalaro ay again sa salita ng ating Panginoong Diyos. Si Satanas po ay taimtim na nagpaplano. Sa mga oras na ito, ay nahadlangan po tayo na makinig ng salita ng ating Panginoon. Maaring kayo ay tamadin sa panonood nito. Maaring kayong tamadin sa pagbasa ng Bible. Sapagkat si Satanas
ay gumagawa ng paraan para po tayo ay malinlang at mawala ang ating focus sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sumunod po sa talinghaga ay yung po mga binhi sa batuhan. Ang sabi po sa Biblia, ang iba namay nahulog sa batuhan, na dooy kakaunti lamang ang lupa, at kaagad silang sumibol, yamang hindi malalim ang lupa. Ano po ang ibig sabihin nito? Napag-aralan po natin kanina na si Satanas po, yung pong ibon at yung pong mga ibon ay ang kanya pong mga anghel. Na ano pat yung salita ng Panginoon na ating pong narinig sa programang ito o sa iba pong mga ngaral ay inaalis ni Satanas para po ito'y hindi tumubo at hindi po natin maintindihan. At sumunod po na talinghaga ng ating Panginoong Yesus, doon pa rin po sa talata sa Matthew 13, ay iyon po, ito po ang ating pong mababasa. Ano po ang ibig sabihin na ito? Na nahulog sa batuhan, na dooy kakaunti lamang ang lupa, at kaagad silang sumibol, yamang hindi malalim ang lupa. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, yung pong ating pong relasyon sa ating Panginoong Diyos ay hindi po malalim. Kung ating pong pagmamasdan, yung pong binhi na nahulog sa batuhan, bagamat ito'y tutubo, darating ang panahon, sa maikling panahon lamang, siya rin ay mamamatay. Bakit po? Sapagkat yung pong binhi, yung kanya pong ugat, ay hindi po nakabaon doon po sa lupa. Hindi po siya nakakakuha ng sustansya. Hindi po siya, wala po siyang connection doon po sa nutrients na dapat makuha niya doon sa lupa. Ano po ang ibig sabihin nito? Na ibig sabihin po lamang nito na yung pong salita ng Panginoong Diyos na naihasik sa atin, na atin pong napakinggan, ay hindi po nagtagal sapagkat wala po tayong malalim na relasyon sa ating mahal na Panginoong Diyos. Yung po mga batuhan ay nagsisilbing mga hadlang para po tayo ay lumago sa pananampalataya. Para po, hadlang po ito para po tayo ay magkaroon ng right relationship sa ating mahal na Panginoong Diyos. Opo, marami po tayong mga, ang Pilipino po ay likas na relihiyoso. At tayo po ngayon nanonood at alam ko po na kayo po ay meron din pong relihiyon. Hindi ko nga alam kung ano po ang relihiyon na inyo pong kinaaniban ngayon. Pero isa lamang po ang malinaw, tayo po mga Pilipino ay likas na relihiyoso. Pero ang problema, tayo rin po mga Pilipino ay kakaunti lamang o tayo po ay kakaunti lamang yung relasyon natin sa Panginoon. Ang ibig sabihin eh, wala tayong masyadong relasyon sa ating Panginoon. Karamihan sa atin na mga Kristiyano, karamihan sa atin na merong relihiyon ay mga selfish. Ito lamang po ay isa lamang pong portray ng isa pong selfish na ayaw lamang na yung ayaw magpakumbaba. Ito po yung po mga tao na ang iniisip po nila ay ang kanila lamang mga sarili. O mga kapatid ko, o mga kaibigan, dapat po nating maintindihan na ang ating mahal na Panginoong Jesus ay namatay para po sa ating pong kaligtasan. Gusto niya po na ating pong maunawaan kung anong ibig sabihin ng kanya pong pag-ibig sa atin. Gusto niya po na ang ating pong relasyon ay tumibay. Dangal lamang na yung pong binhi o yung salita ng ating Panginoong Diyos ay hindi po tumutubo sa ating po mga puso't isipan. Sapagkat ito po ay naharangan ng ating pong mga maling karakter, ng ating pong mga maling attitude, negative attitude na hindi po karakter ni Kristo. Opo, marami po sa atin ngayon ang mga tinanggap na si Kristo. Tinanggap na si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Pero yung pong kasalanan ay hindi po binibitiwan. Yung pong mga dating ginagawa ay hindi po inaalis sa kanila pong buhay. Ito po ay useless lamang, mga kaibigan. Sapagkat ang tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos ay pag-alis po natin, pagtalikod natin sa mga dati nating ginagawa na mga kasalanan. Ang salita po ng Diyos ay tunay po na makapangyarihan.
Ang salita ng Panginoong Diyos kapag dumating doon sa mga taong wala pong matibay na relasyon sa Panginoon, ay hindi po nila agad na matatanggap ito. Sa Bible po ay sinasabi na mayroong Diyos sa langit. There is God in heaven. Sa Biblia din po sinasabi na remember the Sabbath day to keep it holy. Manghilin ka kung araw po ng Sabbath. At maraming mga tao ngayon ang ayaw po makinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Meron pa ngang nakikipagdebate na yung daw pong araw ng pagsamba o yung araw po ng pangingilin ay araw-araw daw po at hindi po ika-apitong araw. Mga kaibigan, mag-iingat po kayo sa mga maraming mga ngaral na yan. Sapagkat ang tinuturo po ng Biblia ay ipangilin ang araw ng Sabat na ikapitong araw. Pero maraming mga tao ang ayaw po makinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. At sa Bible din po ay sinasabi na si Jesus ay muli pong darating. Pero bagamat yan ang sinasabi ng Bible, maraming mga tao ngayon, kahit na ang mga Kristiyano, naniniwala sa ating Panginoong Jesus, ay hindi po naghahanda sa muling pagbabalik ni Kristo. Ang kanila pong karakter, ang ating pong karakter ay hindi pa rin po nababago. Kaya ating pong sinasabi ngayon, mga kaibigan, na dapat natin baguhin ang ating pong mga karakter bilang pong pag-prepare o paghahanda sa muling pagbabalik ni Kristo. At isa pa po sa tinuturo ng Bible, ito lamang po ay mga iilan sa mga itinuturo ng Bible at marami pa po dyan na ating pong pag-aaralan. Ito lamang po ay mga, pasabihin natin mga main na aral po sa Bible. At doon din po sa Biblia ay sinasabi na din doon na we are sinners saved by grace. Pero marami po mga tao ngayon ang hindi po naniniwala na sila po ay iniligtas ni Kristo, na sila po ay ililigtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Kaya po, maraming mga tao ngayon ang nagsisikap na maligtas. Kaya yung iba nagpapapako sa krus. Yung iba ay gumagawa ng mga bagay na akala nila ay makakalugod sa ating Panginoong Jesus. Pero po, ang kaligtasan ay sa ating mahal na Panginoong Jesus lamang. At hindi po natin ito pwedeng bilhin. Hindi po natin ito pwedeng bilhin sa Mega Mall o hindi po natin pwede itong makita sa tabi-tabi. Ang kaligtasan po ay regalo po ng ating mahal na Panginoong Diyos. Ito po ay pagtanggap natin sa ating po manlalalang na siya po ang ating tagapagligtas lamang at wala ng iba. Maraming mga tao ngayon na nakakapakinig ng salita ng Panginoong Diyos na kulang ang kanila pong relasyon sa Panginoong Diyos. Wala silang masyadong relasyon sa Panginoon. O wala silang relasyon talaga sa ating Panginoong Jesus. Ang mga tao pong ito, o tayo po, kung tayo po ay wala pong matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos, kapag narinig po natin ang mga salita na ito sa Biblia, maaaring ang sabihin po natin katulad po ng ilang po mga disipulo at mga pariseyo doon po sa John, noong nangaral si Jesus, ay ganito po ang kanilang sinabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig? Yan po ay mababasa natin sa John 6:60. Ang gusto ng ating Panginoong Jesus ay mabago ang ating pong mga karakter. Mabago po ang ating pong mga ideas. Mabago po ang ating pong mga focus. Sapagkat doon po sa panahon niya, yun po mga perseyo at yun po mga disipulo, ang kanila pong iniisip ay si Jesus ay siyang hari na makapagliligtas sa kanila sa kamay ng Romano. Ngunit, ang iba po ang misyon ng ating Panginoong Jesus. Gusto niya na ang mga tao sa panahon na iyon ay mapalaya sa kasalanan at sila po ay maligtas. At katulad po ng mensahe po sa panahon na iyan, ang mensahe na po niyan ay umaalingaw-ngaw sa ating pong kapanahunan ngayon na ang ating Panginoong Jesus gusto niya na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya lamang po, sa mga marami po tayo mga kaibigan ngayon, marami pong mga tao ngayon na wala pong masyadong relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya po kapag narinig nila ang mga katotohanan sa Biblia, hindi po nila ito itinatanggap sapagkat hindi nila kilala si Kristo. Ang gusto ng ating Panginoong Jesus ay mabago ang ating pong mga buhay. At wag na tayong lumakad doon sa mga dating nating mga ginagawa na puro na lamang po mga kasalanan. At sumunod po sa talinghaga ng ating Panginoong Jesus,
doon po sa mga hasik ay yung sa tinikan. Alam niyo po dito sa tinikan, ang sabi po sa banal na kasulatan ay, ang iba'y nahulog sa tinikan. Lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Opo, kapag kayo po ay nagtanim, doon po sa mga tinik, kapag ka lumaki yung inyong pong mga, yung pong inyong tinanim, yung pong mga tinik ay papalibutan sila at yung pong mga tinanim natin ay mamamatay. Ano po ang ibig sabihin nito? Ano pong ibig sabihin ng mga tinik? Ano po ang ibig sabihin ng talinghaga na ito? Alam niyo po, kapag ang ating Panginoong Hesus ay nagsasalita ng mga talinghaga, ay napakasarap pong pakinggan at napakasarap pong maunawaan. Alam niyo po ang ibig sabihin nito? Ang mga tinik po ay yan po yung po mga ating po mga kalayawan na sumisira ng ating po mga buhay. Yung po mga maraming mga tao ngayon ang mga lulong sa alcohol. Maraming mga tao ngayon ang adik sa sigarilyo. At gusto po nila ang kanila po mga, ang kanila lamang pong ginagawa, magdamag yan, ay umiinom lamang. Alam niyo po, ito po ay nakakasira. At ito po ang isa sa mga binabanggit ng ating Panginoong Hesus na mga tinik. Marami po mga tao ang mga taong ganyan, na mga taong ganito na sila rin po ay nakapakinig ng salita ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, dumating ang panahon na yung kanila po mga kalayawan, yung kanila po mga tinatangkilik ay nagdulot po ng dahilan kung bakit yung salita ng Panginoon ay naalis sa kanila po mga puso. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan sa mga bagay na ito? Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po sa Lucas 21-34, verse 34, ang sabi po dito, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mag-umon ang iyong puso sa katawa, sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito at bilang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang sabi ng banal na kasulatan, na tayo dapat ay mag-ingat sa katakawan. Alam niyo po, mabuting kumain, mabuting magpakabusog, pero yung maging matakaw ka, yung parang wala ka nang wala na mapaglagyan yung pagkain. Yan po ay ito na po ay tinatawag na indulgence of appetite. Na ito po ay nakakahadlang din para po tayo ay lumapit sa ating Panginoong Hesus. Yung pag-inom po natin ng alak, yung pong ating pong paninigarilyo ay isa pong dahilan kung bakit hindi po tayo nakakalakad na katulad ng nilakad ng ating mahal na Panginoong Hesus. Yan po ay isa po sa talinghaga na ibig sabihin noon sa mga tinik na iyon. At isa pa po na ibig sabihin ay yung pong mga drugs. Yung pong mga shabu, yung pong mga rugby, yung mga ecstasy na yan, na maraming mga tao ang lulong sa droga. Alam niyo po, kapag po tayo ay nagtitake ng mga bagay na yan, yung pong mga narinig natin na salita ng Panginoon, ay hindi po natin na-absorb at hindi po natin maiintindihan. That's why, kung kayo po ay isa sa mga tao na iyon, kung tayo po ay isa sa mga tao na iyon, malamang, doon palabang sa pamagat, ay inekis nyo na ang programa na ito sapagkat ayaw nyo pong makinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo po, yung pong mga tinik na yan, na yung mga kalayawan sa buhay, ay nakakahadlang para po lumago o mamunga yung salita ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At hindi lamang po mga droga at mga bisyo sa ating buhay ang mga tinik para po masira yung pong salita ng Panginoon sa atin na itinanim sa atin. Hindi lamang po yan. Ang sabi po sa 1 Peter 2:11, mga minamahal, ipinakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ano daw pong sinasabi ni Pedro? Yung pong pagnanasa sa laman, yung pong ating isipan na polluted, yung isipan na medyo sinasabi nila green-minded. Alam niyo po, kapag ganun po ang ating pong isipan, isa po yan sa mga tinik na sisira sa pagkaalam natin ng katotohanan. At ayaw po ng ating Panginoong Diyos
na mangyari ang mga bagay na iyan. Kaya po tayo ay pinapaiwas ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay huwag na tumingin sa mga bagay na yan na nakapag-aalis sa atin, sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. At isa pa po doon, yung pong pagmamahal natin sa salapi. Opo, mahalaga po ang salapi sapagkat ito po ay, kung wala po kang pera, ay hindi ka po makakabili ng pagkain. Pero po, dahil din po sa pera, maraming mga tao ngayon ang adik na adik sa pera. At dahil po dyan, marami po nagpapatayan. At dahil po dyan sa pera, ang ibang mga tao ay nakakalimutan ng mangilin ng araw ng Sabat. Gusto nila na maghanap buhay. Gusto nila na kumita ng maraming mga salapi para ibuhay sa kanilang sarili. Ito pong hanap buhay na binabanggit natin ay hindi naman po masama. Pero kung atin pong mapapansin, maraming mga tao ngayon ang naghahanap buhay na sobra-sobra ang kanilang paghahanap buhay na hindi na nila nabibigyan ng time, ng panahon, ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Hindi na nila nabibigyan ng time ang pagbabasa ng Bible. Hindi na nila nabibigyan ng time ang pagpipray. At dahil po dyan, sa ating pong pagkabisi, sa ating pong mga buhay, ay nakakalimutan natin na meron palang Diyos sa langit na siya pong tumitingin sa atin at gusto na tayo po ay lumago sa ating pong espiritual na buhay. Pero dahil po sa isang tinik na yan, dahil po sa tinik na yan sa ating pong mga buhay, ang salita ng ating Panginoong Diyos na tatanim sa ating pong mga puso ay hindi po tutubo sapagkat yung ating pong mga kalayawan ay hinahadlangan na tumubo ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa Biblia, ngunit ang mga nagnanais na yumaman ay nauhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Ang sabi po dito sa Bible pa, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan ng ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. O mga kaibigan, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ito po ay bitag na yung pong mga nagnanasa na yumaman. Noong mga, yung po maraming mga tao ngayon na gustong yumaman ay nahulog po sa kapahamakan. Anong ibig sabihin noon? Maraming mga tao ngayon ang pinatay dahil po sa salapi. Mga nakulong dahil po sa pagnanakaw. Alam po ninyo, kapag po ang ating focus ay sa mga bagay na ito, ang salita po ng ating Panginoong Diyos na ating pong nabasa minsan at ating pong napakinggan ay mawawala at mamamatay dahil po sa mga tinik na ito na kalayuan ng ating pong mga buhay. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin na tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Yesus na mag-focus sa salita ng ating mahal na Panginoong Diyos. Bakit hindi po natin basahin ang Biblia? Sapagkat sa Biblia po ay ipinapakilala dito na si Jesus ang ating pong tagapagligtas. Na sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, ang ating pong mga buhay ay magiging pong maging maligaya at magiging pong payapa. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay ating pong laging kasama. Ang sabi po ng Bible, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi